Kain na, everybody. Oh, walang kaarte-arte, oh. At saka... Yuhuu! Talagang adobo po ang niluto ko. Ito eh, extender lang. Para may kaulam. Okay na yung opening natin, ha? Laging may yuhu. Para masaya. May lulutuin ako. Palagay ko magugustuhan nyo. Ano po ba ulam nyo ngayon? Yan ang ating pandagdag. Makikikain sana ako eh. Pwede po ba? Mahina naman akong kumain eh. Tapos no rice. Nag-adobo po ako ng tuyo. Look at this, everybody. Wow. At yung sabaw, nilagyan ko ng gulay na may repolyo. Simpleng lomi to. Walang kaarte-arte. Oh. Madali ang lomi. Repolyo na naman? Alam niyo naman, for me, gulay is life. May natira akong repolyo na isang araw. Eh. Hindi po pwedeng itapon yan. At mahilig po ako sa gulay. So isama na natin. Talagang pinipilit ko ang sarili ko na gumawa ng mga ulam na maipapasok at maipapasok yung gulay. Ako gustuhan nyo to. Tingin ko naman eh, pareho tayo ng panlasa eh. Matipid pa. Simulan natin to. Chicken wings. 600 grams po ito ng chicken wings. Oh, lagyan nyo na ng maraming bawang. 5 cloves of garlic. Chopped. Konting paminta. Actually, maraming paminta sana. Masarap sa adobo, maraming paminta. Pagdating naman sa alat, bahala kayo. Ako po yung naglagay ng 3 tablespoons ng toyo. Optional, kung meron kayo nitong nor, lagyan nyo para malasa. 1 tablespoon, okay na. O, maglagay tayo ng 2 tablespoons ng suka. Mas marami yung toyo kaysa sa suka. Para sa akin. O tapos, haluin nyo na. Ibabad nyo po ito ng mga 3 years. Joke. Siguro mga 2 hours lang, overnight. Kasi aalat pag nagtagal sa ano eh, sa toyo eh. At swete. Lagyan natin para mapula ng konti. Konti lang. Yun. O halo ulit. Para lang pumula ng bahagya. Maganda sa adobo, may konting kulay, di po ba? Hindi yung parang brown na brown at parang sunog. Maitim. Hindi naman kayo magdiliguan eh. O, lagay tayo ng mantika. 3 tablespoons ng mantika. O, iprito na natin pag mainit na yung mantika. Eh, ewan ko kung tama yung ginagawa ko. Hindi pa masyadong mainit yung mantika. Konti pa lang, o nakikita nyo. Pero inilalagay ko na yung manok. Bakit kamo? Kasi ayokong tumilansik. Alam nyo naman, may skin to eh. May balat yung ating chicken wings eh. So siguradong sigurado na yan eh titilansik. Lalo na may tubig. Yung ating suka at toyo, di po ba? Tubig yun. So, pagpagin nyo. At iprito natin yan hanggang sa pamula. Ayan. Okay po ba? Sabi sa inyo, tumitilansik na eh. Takpan natin. O, takpan. Okay, after 3 minutes. Tignan natin. O, maganda na yung kabila. O, I'm just gonna turn it over para yung kabila naman ang maluto. Tinakpan ko kasi nanindilansik eh. Matutuyo na rin ang sabaw niyan eh. Simpleng simple. Pero masarap. Nakatipid tayo ng paglilinis ng ano, kalan. Hindi tumilansik. O, narinig mo yun ha. Patayin ko muna yung timer. Tapos, patayin muna natin yung apoy. Nang sa ganun, para hindi kayo matitilansikan. Common sense. O, diba? Tignan nyo, nagmamantika-mantika na. Pero pinatay ko yung apoy. Tapos, iikot-ikutin ko lang yan para lalong matusta yung ilalim. Pero patay yung apoy niyan, ha? Ito po yung natirang sabaw. Ilalagay ko na. Kasama ng mga mantika. Patay pa yung ano niyan, ha? Yung apoy. O ngayon, buksan ulit natin yung apoy. Pero, mahina na lang. I-reduce lang natin yung sabaw na idinagdag natin. Yan. Oh, papatayin ko na yung apoy after a few minutes. At tapos na. Pagkatapos, ilalagay natin dito. Oh, ilalagay ko po yung konting mantika nung natira sa kawali para maganda ang presentation. Pero, for health reasons,
huwag nyo nang ilagay. Di rin man magandang masyadong mamantika ang kinakain. Ang natin ng mantika, eh. Huwag na nating sayangin. Ituloy na natin sa... Manood kayo. Sibuyas. One large onion. Oh, halo. Hindi ko nilalagyan ng bawang. Nalimutan ko eh. Pero kung may bawang kayo, lagyan nyo. Oh, pag lutuluto na yung inyong sibuyas, lagay nyo na yung carrots. Maliit na carrots lang to. Natira lang to sa refrigerator eh. Sige. Sayang eh. Lagyan na natin ng konting paminta. Pag hapok-hapok na yung inyong carrots, lagay nyo na yung konting repolyo. Natira din tong repolyo. Ano gagawin ko dito? Ito'y 1/4 ng repolyo. Huwag yung gagawin to ha. Kung di kayo magaling, baka mamaya pulutin nyo yung gulay sa sahig. Konting nor. O alat factor. Konting toyo. Bahala na kayo sa alat. Maririnig nyo yun? Bango. Wala nang ibang halo ito at nag... chicken adobo na tayo eh. Pandagdag lang yan. Oh, pagkatapos nung patayin natin ang apoy at ilagay na natin muna dito. Half cook lang yung vegetables, huwag yung i-overcook. Wala nang mga halong manok-manok yan o hipon-hipon. O tubig. 1 cup. Kung gusto nyo nagdagan, dagdagan nyo. Konting toyo. O paminta. O no bashing ha. Masabaw to. Lagay na natin itong ating kanton. Kalahati lang po itong kanton at nagamit ko na yung kalahati niya ng isang araw eh. Dapat to, tatakpan nyo to ha, para madaling maluto yung inyong kanton. Ipinipress-press ko lang ng konti dun sa kumukulo na ating sabaw. Masabaw to ha, tingnan nyo, nakita nyo yung sabaw, di ba? O habang niluluto natin yan eh, i-whisk natin tong dalawang itlog. Dalawang itlog lang po ito. Una nyong gagawin, ito po ay 1 tablespoon ng cornstarch at saka tubig. Kalahating cups ng tubig. O, lagay natin dyan para lumapot. Hinaan nyo na yung apoy. Ang halo ng konti, lalapot na sabaw nyan. Talagang sinadya ko pong maraming sabaw dahil pandagdag lang naman ito eh. Dun sa ating adobo. Hindi po ang ito ang star ng ating cooking video ngayon. Para lang meron kayong maiulam dun sa tuyong adobo nyo. Pagkatapos, idagdag nyo na yung inyong binating itlog. O halo, mahina na apoy yan ha, mahinang mahina na. Hindi ko maintindihan kung ito po, lomi. Parang lomi, pero kanton ang ginamit ko kasi wala akong miki eh. O, kita nyo yan, tikman nyo. Sarap niyan. O pagkatapos, ilagay na natin yung ating vegetables. O di may ulam na kayo, discarte lang. Yan, kita nyo, sarap ng lomi. O, yan ang ating pandagdag dun sa ating niluto. Ayusin ko muna ang presentation ng ating simpleng lomi. Oh, andyan pa pala kayo. Tapos na. Bye everybody.